Good morning class and welcome to our lesson 4. And for today, ang topic naman natin ay relationships of polarity of molecule to its properties. Okay, and so for this first part of the lesson, we are going to discuss about solubility and miscibility of matter. And for this lesson, guys, I would highly encourage you to take down some few notes sa notebook nyo po, kasi later pipicturan nyo po yan, tapos ipapasa nyo rin yan sa akin, okay? So might as well let us begin our first part of the lesson, okay? So let's go. So let us read out first what solubility means, okay? So balikan natin ang basic definition ng solubility. So ito daw yung property ng isang solid, ng liquid, or ng isang gas, or sabihin natin isang chemical substance, okay? Ang tawag natin dun solute, yun yung bagay na tutunawin para ma-dissolve, okay? Sa Tagalog, yun yung tutunawin nyo sa isang liquid rin or isang gaseous solvent to form a homogeneous solution of the solute in the solvent. So, uulitin ko, wag malilito. Kapag sinabing solute, yun yung inihahalo, especially sa liquid part, commonly sa water, which we consider as the universal solvent. Okay? So, ito yung class. Ang solubility kasi, it will pertain doon sa amount ng solute. Okay? So, ibig sabihin sa amount ng bagay na tutunawin, kung gaano karami noon ang kaya mong i-dissolve. Halimbawa, sa 100 gramo ng solvent, okay, to prepare a saturated solution at a given temperature. Okay? So, punta naman tayo ngayon sa ikalawang bullet. Ang sabi dito, solubility of a substance fundamentally depends on the used solvent as well as on temperature and pressure. So, bibigyan ko kayo ng isang malupit na example dyan. Halimbawa, may mga bagay tayong itinitimpla na hindi siya natutunaw sa malamig na tubig. Bagkus, kailangan mo ng mainit na tubig para ito ay ma-dissolve. Diba? Sa hot water. Halimbawa, minsan, titimpla kayo ng 3-in-1 na kape. Eh, nailagay nyo sa malamig na tubig. Natural lang nalulutang yon. Kasi, isang factor yung temperature sa solubility ng substance na yun. Okay, so, yan ang magiging perfect example ko dyan. And the extent of the solubility of a substance in a specific solvent, ito ay nami-measured sa saturation or concentration. Okay? So, hanggang dyan lang, uulitin ko, depende pa rin daw yon kung saturated na or concentrated na yung isang bagay. So, sa next example, mas ipapaliwanag ko yon sa figure. Okay? So, tingnan natin yung next figure na to. So, ganito lang kadali yung explanation nun, ha? Halimbawa, meron akong 100 grams ng tubig. Diba? At at room temperature, yan ay magiging 30 degrees Celsius. Okay? Kung ako ay maghahalo dyan ng 10 gramo ng asukal, okay, ito ay madidissolve. Theoretically, ito ay madidissolve. At kung magdadagdag naman ako ng 10 gramo pa, ibig sabihin, dinoble ko yung amount ng solute sa solvent, yung ibang asukal ay mamumuo lang sa ilalim ng tubig. Hindi siya matutunaw. Okay? Ang tawag natin doon ay saturated solution. Okay, so uulitin natin anong nangyari, Sir Leo. Napakasimple. Yung amount ng tubig tsaka yung temperature ng tubig, i-consider nyong constant. So may 100 grams tayo ng tubig at a room temperature na 30 degrees Celsius. Okay, so ibig sabihin, yung capacity niya lang na mag-dissolve ng 10 gramo ng asukal ay sapat lang.
Ibig sabihin, kung 10 grams lang sugar lang ang dinisolve mo sa tubig na to, okay, maghahalo sila, di ba? Minsan, magkukulay lang yung tubig. Pero kapag ito ay dinagdagan mo pa, makikita mo na talaga namumuo na yung iba. And that is the reason why may mga nakikita kayong mga parang crystalline formation, minsan the same din sa asin, di ba? Parang ganun rin. Kapag nasobra na yung asin sa tubig, yung capacity ng tubig, magtunaw ng asukal o asin, makikita nyo nang namumuo yung mga bagay sa ilalim ng lalagyan nyo. Okay? Kapag yun ang nangyari, ang tawag sa solution na meron kayo ay saturated solution. At paano naman natin malalaman kung paano mag-compute ng solubility ng isang substance? Napakadali lang. Solubility equals mass of the solute over mass of the solvent at i-times nyo sa 100, okay? So, remember, yung mass of solute natin, meron tayong 20 grams of sugar all in all. Okay? At meron din tayong 10 grams of water. Okay? So, divide nyo yun, tapos i-times nyo sa 100. So, ang makukuha natin ay solubility ng 20 grams ng sugar is 20%. Okay? Sa 100 grams ng water sa 30 degree Celsius na temperature. So, sa ating example ay napakalinaw. We can therefore conclude na ang solubility ng 20 grams of sugar into 100 grams of water into 30 degree Celsius temperature of water is 20%. Okay? Using that formula, solubility equals mass of the solute over mass of the solvent times 100. Okay? Dahil percentage yung kinukuha natin dyan. So, ngayon naman class, may kailangan tayong malamang tatlong factors na nag-a-affect directly sa solubility ng isang substance. Okay? So, yung una natin i-discuss, yung nature of solute and solvent, okay? So, napakadali lamang pong intindihin nito. Like for example, yung solubility daw dito ng salt in water is high comparing sa sugar, okay? Sa Tagalog, mas madaling tunawin ang asin sa tubig kaysa sa asukal sa tubig, okay? And that is the reason why, di ba very evident naman halimbawa, sa ating seas and oceans, diba? It contains large amount of salt dissolved in it, okay? Diba? Kaya nga tinatawag nating salt water, diba? So that makes up most of the waters in the world. Okay, so it exists in nature. So ganito lang yon. Kapag mas close ang property ng bagay na tinutunaw sa bagay na pinagtutunawan nito, mas madali itong malulusaw at magiging part ng solution. Okay? So, let's move on now to the second part and discover naman natin yung tungkol sa pressure, how it affects the solubility of a given substance. Okay? So, here we go. Okay, so sa pangalawa nating example, may lilinawin lamang ako bago natin i-discuss yung pressure, okay? So sa solubility, take note, okay? Bear in mind, pakisulat ho dyan, kapag sinabing solute o solvent, lahat ho yun pwedeng maging solid, liquid, o gas, okay? So hindi ibig sabihin may inihahalo sa isang solution, ito ay solid agad at ang solvent ay magiging liquid agad. Okay? So, hindi ho ganun yun. Kaya sa second example natin ngayon, sa pressure, kung familiar kayo sa mga soft drinks na iniinom nyo, baliktad naman dito ngayon. Yung gas,
ito ay ipinapasok via pressure, okay? Halimbawa, carbon dioxide sa mga soft drinks, di ba? Kaya nga tinatawag nating carbonated drink, di ba? It contains carbon dioxide in it, di ba? Halimbawa, sa sponsor natin ngayon, Coca-Cola, ayan. Yan lang naman ay solution ng isang matamis na bagay na nilagyan or merong nag-dilute sa kanya na isang gaseous compound which is yung carbon dioxide nga. Yun yung nagbibigay ng parang feeling na parang may bumubula-bula dyan sa bibig nyo, parang may sparkle, parang may refreshing na feeling, yung malamig na feeling, lalo kapag merong yelo. Yun. Yun ho yung carbon dioxide kasi ganun ho yung characteristic niya. So yung carbon dioxide on the record, it is being dissolved into the drink itself. Diba? So carbonated drink. Yan yung perfect example natin kung paano nakaka-apek ang pressure sa solubility, okay, ng isang bagay. Okay? Alright, so let's move on naman to the part where we have to discuss paano naman nakaka-affect si temperature. Okay, so this would be the last factor which affects solubility. Paano nga ba namamanipulate ni temperature, okay, ang solubility ng isang solute sa isang solvent. Okay, so let us take a look at these examples. Okay, kindly take note of all of this. Pagdating naman sa temperature, ang tatandaan nyo lang ay ang exothermic reaction, endothermic reaction, at isothermic reaction. So, i-discuss muna natin yung sinasabi nating exothermic at endothermic reactions, okay? So, magpo-focus lang tayo sa dalawang reactions na to kasi actually, napakadali lang naman intindihin to and we have further explanation on this one on our coming lessons, okay? So, palaging tatandaan, pag narinig nyo yung term na exothermic, so yung prefix na exo meaning palabas, ibig sabihin noon, naglalabas siya ng heat. Yung klase ng reaction na to, nag-i-induce o nagpo-produce siya ng heat as a byproduct, okay? So, kung makikita nyo sa diagram, yung system mismo, yung solution, siya ay nag-i-induce o nag-re-release ng heat. So, it is increasing in temperature, okay? Pag sinabi naman endothermic, okay? Pag endothermic, ibig sabihin yan, ito ay nagpo-produce ng, let's say, lesser heat, okay? So, wag nating sabihin, ano, nagpo-produce siya ng coldness, mali yun. Ibig sabihin, mas less lang yung heat na pinoproduce niya kaysa sa exothermic, kaya kapag pinagkumpara natin yung dalawa, tila ba mas malamig yung pinoproduce na endothermic reactions kaysa kay exothermic reaction, okay? So, it just so happened that si endothermic reaction, ganun siya, sabihin natin, ganun ka-minimal yung effect niya when it comes to producing a byproduct, which we call heat, okay? So, take note of that. Alright, so that's the basic difference between those two, okay? And so, we proceed with the next one. So, for the next part, we are going to discuss about miscibility of substances, okay? So, dalawang factors lang yan palagi, okay? It's either yung dalawang substance na pinaghahalo nyo ay magiging miscible or magiging immiscible, okay? So, ano yung miscible at immiscible? So, in short, sa Tagalog, yung mga miscible substances daw, kapag ito ay pinaghahalo mo, ito ay pantay-pantay na nagme-mix together. Halimbawa, si alcohol and water. Kapag pinaghalo mo yung alcohol and water, it will spread out evenly. Unlike kapag pinaghalo mo yung mantika sa tubig, sa right side ng picture, makikita nyo, yun ang tinatawag na immiscible, okay?
So whenever you hear the word term miscible, that is something that can be mixed. Okay, bear that in mind. Miscible, something that can be mixed thoroughly, especially with liquids. Okay, so I will give you live example ng mga bagay na miscible at saka immiscible. Okay, so meron tayo ditong sa ating next video na resources. This is from Ohio University. And so kagaya nga ng nakikita nyo sa setup, we have three sets of experimental setup. So ang constant sa kanya ay ang tubig, yung kulay green, di ba? Kaya kulay green para matandaan nyo yung klase ng ihalo sa kanya. So sa left part, yung una nating example, yung ethanol tsaka tubig paghahaluin. So let's see the result. When you mix water with ethanol, so kung ma-observe nyo, it evenly spreads, di ba? So ibig sabihin, it is miscible. Okay. So paano naman si hexane tsaka si tubig? Yan, makikita nyo naman, it forms layer. So obviously, hindi mo mapaghahalo si hexane tsaka si tubig, di ba? Parang yung example lang nung sa oil tsaka sa water. Okay. Paano naman sa case ni butanol? Ngayon, sa case ni butanol, ito yung tinatawag nating partly miscible, partly immiscible. Okay, bakit? Sa unang tingin, para siyang nagmi-mix. Pero later on, makikita nyo, nasa baba na ulit yung tubig kasi yun yung kulay green. Tapos nasa taas naman yung butanol. Okay? Pero may property pa rin siya na it is partly miscible, it is partly immiscible. Kapag sinake nyo siya ulit, magiging miscible siya ulit. Okay? Alright. So, that's the credit for the video. And so, thank you for listening for today. Diyan lamang nagtatapos ang part 1 ng ating lesson. Okay? So, see you on the part 2 of our lessons. Goodbye.